Magandang hapon. Ako po si Flexi Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Maaga po tayo nag-live ngayon kasi papunta ako sa rally ng KOJC sa Liwasang Bonifacio ngayong gabi. Nadadaan lang po ako para makibaka at maipakita na nakikiisa ako dun sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pang-petition for redress of grievances, ika nga ng ating saligang batas. At makiisa doon sa kanilang kagustuhan na makakamit ng hustisya para sa kanilang para sa kay Pastor and Apollo Kiboloy. Okay, magandang hapon kay Ma'am Stephanie, kay Dina, kay Firefly, kay LV. So in the meantime, pag-usapan po natin kasi baka mamayang gabi hindi ako makapag-live dahil nga manggagaling ako doon sa dito sa Liwasang Bonifacio. Papunta pa lang po ako. Hi kay Roy at kay sa lahat ng nag-join. Hi kay Bangers, kay Aim. Nanonood siya from Newcastle. Hi kay Geng, good afternoon. Kay Yen, happy fam, Marie. Malditang Waray, Nax, Candelaria, Joanna, Gigi, Sav, Chief Steward, Michelle Baliscao. Ma'am Brenda, magandang hapon po. Wala tayong hindi tayo naka-TikTok ngayon kasi hindi pa kaya sa StreamYard. Hi kay Sir Greg, nanonood siya from Dagupan. Kay Joel Zacarias, magandang gabi din po. So, naalala ko, bago tayo mag-proceed, kahapon kasi pinag-usapan yung tungkol kay Senyor Aguila at sinabi ko, ang difference is he submitted himself to the jurisdiction of the Senate. So, dinobo-check ko and tama pala yung pagkakaalala ko. Ang difference is, nag-issue nga ng summons. Sinasabi kasi nung ibang mga nag-criticize ng move ni Pastor Kiboloy na bakit si Senyor Aguila ay nagpunta naman. Sabi ko, well, he agreed. Diba? Si pinadalan siya ng summons, eh pumunta siya. Eh, this one does not agree. So, diba? I don't know if that's a difference enough for them. So what? Ang tingin ni Senyor Aguila, okay lang. Okay lang, go siya. So, yun ang hindi ko maintindihan. Bakit nila kinukumpare yun? Bakit daw si Senyor Aguila pupunta? And so on. Unang-una, laki ng difference, di ba? Yung kanyang movement or kanyang religion, if it can be counted as that, or if it is counted as that, I don't mean to belittle it. Ay medyo bago-bago pa si Senyor Aguila is I believe was only about 22 years old at the time that it happened. And so iba yung tingin niya sa standing niya and all that. Sa akin, hindi nag-agree dito because they're already, ang sinasabi ni Pastor is gusto niya ng due process, mag-quality muna tayo. So I don't see any reason for belittling the argument on the part of Pastor Kiboloy. Hi, magandang gabi kay Ma'am Lien at saka kay Rex. Okay, so ngayon ang developments dito sa Senado ay, of course, as we know, si Senator Robin ay nakikiusap, baka makakuha siya ng 8 miyembro ng komite na pwedeng pumirma ng resolution para ma-overturn yung order ni Senator Lisa Hontiveros na ipa-contempt si Pastor Kiboloy for not appearing. Ngayon, may power ba si Senator Hontiveros? Yes, may rule sila. May power ba ang Senate to find in contempt? Yes, meron sila, nasa saligang batas. Pero ang pinapakiusap is for the reasonableness of the situation. Kasi nga, paano ba namang hindi iisipin ng mga tao na pinag-iinitan si Pastor kung sabay-sabay yung issues? Nag-umpisa yan dun sa prangkisa, nag-umpisa yan dun sa tapos dinetain ang ilang mga hosts. Pagkatapos, ni-revive yung mga kaso na dismissed na laban kay Pastor. Ngayon, meron pa siguro mga bago na ifa-file. At dito daw, ifa-file yan sa Metro Manila. So may issues pa about jurisdiction. Kung nangyari sa Davao, bakit sa Manila, and so on. So, parang masyado namang coincidental na lahat yon sabay-sabay naglilitawan. At a time, of course, na very anti-Davao, kumbaga, ang administrasyon.
And mainit din ang usapang politika. And kumbaga, nakikita din ng taong bayan na yung mga sumusuporta sa mga Duterte, who are still considered a formidable force in Philippine politics, eh, sila yung napapag-initan. And yes, yun nga, bakit sabay-sabay? Bakit sunod-sunod? O, yung mga hosts ng SMNI, may isang host pa dyan sa DWIC, tanggal din. Pakiusap din. Yung mga ganyan ba? Bakit, ano, bakit sabay-sabay? Bakit ganun? So, yung, kumbaga, itong contempt order, tapos ito pa, yung Senate hearing, tapos may contempt order. So, it is not helping to calm the situation. Ngayon, pwede rin naman, di ba, intayin ng Senado na mag-file ng kaso, they can still get the information that they need by, you know, referring to the court records later on, speaking to the attorneys, monitoring the case. Magpadala si Senator Ontiveros ng observer during the course of the hearings, and they, pwede naman po yun, because the hearings are generally public. Bakit ayaw ipatawag ni Ontiveros ang Catholic priest sa mga child abuse and past cases ng simbahan nila? Sobrang halata ng galawan. Yes, I agree with that one. Sabi ni Ma'am John, pinagkakaisa nilang SMN ay classic persecution moves. Oo. Oo. Diba? Tapos, ang masama niyan, it's political. The motive is political. And for me, that's the worst thing to do. Kumbaga, it's the worst motivation. Politika, mag-violate ka ng human rights o kaya mampapahiya ka ng leader ng isang ano, isang movement is na may taong mga naniniwala sa kanya, tapos parang wala lang, you want to destroy this person's reputation because you don't like the idea that he can be very influential in an election. Grabe. Sabi ni Bicola ng Makulit, mga kasutil, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. So gusto ko rin yung ginagawa ni Senator Robin, ginagawa naman niya ng naaayon dun sa rules. So gusto nilang overturn yung decision ng chairperson ng Committee on Women, they need 7 votes. Ngayon, ito yung chismaps. Ito yung dinig ko. Nakalima na daw ng press conference si Senator Robin na nakalima na daw siyang signatures. And these are Senators Go, Senator Amy, of course, Senator Robin, Senator Cynthia Villar, and Senator J.B. Ercito. Ang problema, just very recently, mainit-init pa po ang balita, meron daw isang nagbabackout. Ayun, sabi ni Ma'am June, nagbackout na daw si Senator Ercito sa contempt kay Pastor. Oo. He's referring daw to his mother kasi sabi ng mother medyo dismayado daw sa charges na nakahain kay Pastor. Pero para sa akin, alam niyo ba, charges yan eh. Ibig sabihin, hindi pa po napapatunayan. Ang hukuman po ang magsasabi kung ano, kung guilt, may guilt or may or guilty or innocent yung na nasasakdal, kumbaga. Pero dito, wala pang finding na ganun at parang hindi pa niya decision. So, decision ng mother niya na binibigyan naman daw niya ng galang at ano, pinagbibigyan niya. Ilan ang kailangan? 8. So, ayan. So, yun na nga. Bawi na nga yung kay Senator JB. So, medyo nakakadismaya din yung ganito na laban bawi. Di ba? Parang ano ba, naniniwala ka ba dito sa cause o hindi? Although, you know, you cannot, ano, para sa akin, well, he's a politician. At gusto kong makita ninyo kung paano ang galawan ng Senado. So, ito ang prinsipyo. Ang prinsipyo is, okay, itong taong to tumulong. Bigyan lang natin ng konting kahihiyan. Anyway, may mga kaso naman na nakafile. Kasi ito naman, dadating yung iba naman, ayaw nilang pagbigyan. Alam niyo ba what it is costing Senator Robin to do this? Yung sabihin, parang tit for tat yan eh. Alam ni Senator Robin, pag humiling siya dito sa mga senador na ito, one of these days, sisingilin din yan sa kanya. So, tignan natin. Kasi, yung mga ganitong galaw, may cost yan eh. At itong si Senator Robin,
pinaninindigan niya. O sige, kung kailangan kong pagbigyan ng paboritong mga senador na ito, go lang, kasi naniniwala ako dito. So, ayun nga po yung ano, yung nakikita natin, yung collegiality ng Senado. So, we can also see na may mga senador talaga na kahit tama yung move, hindi nila gagawin. Kasi, one, it might cost too much. Kasi, o sige, pipirma ako dito. Ano naman bibigay niyo sa akin? Parating ganon, hindi pwedeng something for nothing. But, oh. Ayun. Sabi ni, hi kay Alan D. Sabi ni Ma'am Lily, ginamitan na daw ni Pastol ng remote control ang Senado. Pastol said, ERSA, stop, Senate, stop. Hindi ko po naiintindihan yan. Sabi ni Raven, bakit sa mother pa siya nag-base ng decision? Wala ba siyang utak? I think it's really just a way out for him. Siyempre, para ano, para mas mahirap naman i-explain na politically afraid siya dun sa magiging consequences nito, di ba? Ano pa ang buhok ko? Grabe, tali ko na lang kaya ito. Ayan. Hi kay Liam. Sabi ni Clorita, baby boy pa si Jamie, kaya mother side siya. Hindi yata for re-election si Senator JB, di ba? Kakaano lang pa niya? Hindi pa yata po. Sabi ni Clemencia, you will know that later. Sabi ni Pobre, pwede bang bumoto kahit yung miyembro ng committee? Hindi po, kasi yung mga miyembro lang po ng committee ang pwede mag-overturn ng decision ng committee head. Ayan, sabi ni Aite, Ma'am Roxanne, may court naman tayo, wala at let the court decide. Bakit may pa-contempt pang alam itong mga senador? Need na naman ba nila ng media exposure? Ang inaano ko dito ay si Senator Lisa. Ano ba talaga ang impormasyon na kailangan niya kay Pastor? Hindi ba ito makukuha kung ito ay ano, tumuloy yung kaso sa hukuman? Ba o talagang gusto lang niyang ma-question itong si Pastor? Para sa akin, why? What is the point? Naalala niyo, iyon nga eh, masamang example ngayon kay Senyor Aguila. O di sige, pumunta siya. Umarap siya, ano nangyari? Inakusahan siya na nagsisinungaling siya nung dininay niya yung mga allegation ng mga complainants. So, dinitain siya at saka ang ilang mga opisyales ng relihiyon nila. Which for me, yun nga eh. Why is the Senate reaching into a religion? Sa akin, hiwalay na dapat yan eh. Kasi parang ang ginagawa nila, papakinggan nila yung mga reklamo, tapos kikilatisi nila pati mismo yung mga paniniwala, which for me is foul. Hindi nyo naiintindihan yung mga paniniwala, hindi kayo kasapi. So, kumbaga, they have to treat that also with respect. Hindi ka man naniniwala dun sa kanilang, sa kanilang religion o sa kanilang mga practices. Huwag mong bulat-latin, hihiyain mo yung kanilang mga church leaders. It for what? For your political career? For politics? I know. Sabi ni Yoy, yet wala namang na-attend sa hearing ni Hontiveros, tapos ngayon nag-iinarte yung iba. Sabi ni Alexander Ares, kakaiba si JV, kung di nagsusumbong kay Idol Sira ay sa Senado, mismo ay nanay pang umaasa sa decision niya. Sa nanay pa ang inaasa ang decision niya. Sabi ni Ma'am Bicolana, gusto lang po niya ipahiya si Pastor. Pag grandstanding din yan, just like SRT, ay Jesus. Sabi ni Benjamin Go, ang gusto ni Lisa, makulong si Kibuloy para sabihing malakas siya. Sabi ni Kuya Nick, if may crime committed si Pastor, just file all cases in court. Catholic Church abuses and other church abuses should all be investigated if the reason is for legislation para hindi mahalata yung bias.
Sabi ni Ma'am Stephanie, hoping na wala namang mapupuntahan itong persecution ni Hontiveros kay Pastol sa Senado. I think this is just for media mileage for her. Sabi ni CRTB, what is Senator Hontiveros trying to propose to legislate? Kung babaguhin yung laws dun sa yung mga crimes against persons, crimes against chastity, when kumbaga dito rape, kung ito ay committed by religious leaders. Sus. Parang manipis yung argumento niya doon eh. Kasi naman, hindi naman nakalagay doon sa ano sa batas na except church leaders, di ba? Saman church leaders, pero meron pang additional na ano yun, na kumbaga, mas mabigat ang parusa kapag ganun, kasi pinagkakatiwalaan, ito ay may moral authority, talagang taking advantage pagka leader na ganun. Pero ano yung babaguhin doon kung andyan naman sa batas? Sabi ni Liam, kailangan kasi nilang target. Sana si Dirty Harry, eh, ano daw? Nawala. Eh, wala namang nangyari doon. So, itina-target na lang si Pastor Kibuloy at saka SMLI. Oh, para magbago yung ano, yung course, kumbaga. Kasi nga, formidable force pa si Pangulong Duterte. So, they're going after known associates, lahat ng mga malalakas na makakatulong sa kanya. So, nako, sambayan ng Pilipino kaya. Genere says, kaka-amend lang ng batas last year according to Attorney Topacio, narinig ko. So, ano pa yung di nakikita ng komite ni Lisa? Yung nga eh. Sabi ni Waterlight Jew, dapat iba naman ang mga senador. Sa 2025, palitan na ang mga pabalik-balik nilang sa Senado. Gusto natin na ibang resulta ng pamumuno. Paulit-ulit naman nating binoboto, iba na naman gaya nila Marcoleta, Harry Roque, Glenn Chong, Panelo, mga tunay na abogado. Okay. Wag na po. Bakit ka nandito? Ha, wag na yung mga pabalik-balik na lang ganun, ganun pa rin gawain nila. Hindi ko alam kung kaaway ko to o ano. Sabi ni Nerdy, ang plot twist pala, friendzone ni Pastor si Senator Hontiveros, kaya siya gumagante. Ha? Ay sus. Sabi ni Marvin, this move means other religious groups will be more on guard sa mga politiko. Oo, talaga. Sino-sino na pala ang pumirma at ina-expect na pipirma in your knowledge? Yung mga ina-expect, hindi pa ako sure. Pero nagtataka lang ako. Pumirma si Senator Go, pero si Senator Bato wala pa pong pirma. Si Senator Tol. Yung mga ano, mga Davao, mga ano, humingi ng tulong kay Pastol, paano yun? Sabi ni John Ace, yun nga yung binasa ko eh. Naniniwala ka ba na nasa likod din ni Lisa Cipriones? Well, naniniwala ako na kahit paano may association sila with each other. Sabi ni Guerrero, oo nga, tayo, bakit tahimik si Bato pagkatapos ng lahat? O, si ano, usually black vote yan eh. Go, Bato, Tolentino. Go, Bato, tsaka Tol. So, iniintay ko, dapat nakatatlo doon eh, doon pa lang, eh, si Senator Go pa lang. Bakit galit itong si Ali sa akin? Sabi ni Ali, isa ka pa, puro ka rin ngaw-ngaw, yung SMNI nasa liwasan na. Bakit ayaw ninyo suportahan? May pota pa, oh. Puro daw, puro lang kayo ngaw-ngaw, mga DDS vloggers, puro lang ngaw-ngaw. Ay, Ali, alam mo ba kung saan ako pupunta ngayon? Kita mo, nasa kotse ako. Hindi ka kasi umabot dun sa umpisa ng live eh. Pakikwento na lang po kay Ali kung saan ako papunta ngayon. Syunga-syunga lang eh. Sabi ni Ma'am Stephanie, this administration is a circus, not the fun and good kind though.
Ah, sabi ni Melby, hindi daw member si Bato sa committee ni Riza. Ah, okay. Yes, I already saw. Wala. So tama 'yon. Si Senator Tol, si Tolentino, member ba? Wala din akong believe kay Tolentino, mahina ang loob, nag-back out nga as Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi ni Firefly, baka hindi ka sali sa committee. Eh, hindi na nga, hindi pa ulit-ulit. So, bakit wala sa inyong sumasagot dun sa kay Ali? Wow, kakaiba rin pala ngayon ng mga tao dito. Yes, naulit na po yung kay Senator Tol at Senator Bato, hindi kasali sa committee. Okay, paulit-ulit na po. Di yata siya miyembro ng committee. Okay. Yes. Grabe, guys. Pag nakita niyo naman na sinagot na, huwag niyo nang ulit-ulitin. Sayang yung oras. Sabi ni Noel, babiyahin na naman daw si presidente. Posible po kaya na clone lang si PDDM? Parang napalitan yata presidente natin. Baka na-brainwash ta ng NPA. Gugurin. Sabi ni Bob, nagpapasalamat ako noon, nagpaalam si PRD at nalungkot. Magpapasalamat din ako kapag umalis si PBBM, pero this time masaya ako. Sabi ni All About Vallarta, ang dagasa na iya planted daw. Yun yung problema pag hindi po kasi kayo nanonood dito na madalas. Eh. Opo, matagal na po namin diniscuss yan. At ito na nga, lumabas na nga, hindi ko nga na-discuss kahapon eh. Lumabas na nga yung balita na may tatlong kontrata na pinabibid out ang MIAA, Manila International Airport Authority, as expected, kaya may daga. Sabi ni Andre, bigla ako nawala ng gana sa admin na to. Parang nabudol talaga tayo. Hindi ko makita ang Uniteam. Diyos ko, bakit nyo naman hinahanap pa ang Uniteam? Matagal na natin pong binabando na yan. Matagal na po. Simula nung sumampa pa lang. Besides, hindi rin po healthy. Bakit nyo pa binibring up yung Uniteam na yan? Ha? Ano yung purpose nun? Pang-eleksyon po yun. Once manalo ka, taong bayan na, buong sambayan na ang ano mo, ang team mo. Sabi ni Malditang Waray, sana isipin ng mga senators na kung sino pipirma pasok na yan sa listahan ng DDS supporters. The electionist should grab this chance. It takes guts to support Robin Padilla. Totoo yan. Sabi ni Ma'am Ena, bumiyahe siya, huwag na siyang babalik. Ay, sabi ni John Su, gusto lang mawala ng platform ang critics mag-run for the election next year. Talagang wala sa inyong sasagot dun sa troll, ano? Aloha kayo. Sabi ni Alex Sandro, magandang gabi, attorney. Yung mga dapat bumoto na hindi sumama ni Senator Robin, tingnan lang sa eleksyon, baka yun ang karma nila. Pero may sabi-sabi na may gumagapang sa Senate para makontent si Pastor Kiboloy. Sabi ni Mikashita, sinisisi ngayon attorney rice tariffication law kaya hindi raw naging 20 pesos yung bigas. Eh, yun ang talaga lang ha. Pero hindi yun ang sinabi ni Pangulo dun sa kanyang State of the Nation. Bakit hindi niya binanggit yun noon? Para nun pa lang. Bakit hindi nung umpisang umpisa pa lang ng kanyang presidency, eh sinabi niya sana na, o sige, repeal na natin yung RTL. Yun nga yung problema ko eh, pinatagal nila eh. Anong ginagawa niya in the last 2 years?
Ngayon lang niya na-discover na yung RTL may problema naman. Hi kay Ma'am Cheryl. Alam niyo, pero parang medyo slow ang ibang mga nanonood dito ngayon. May isa dyan humirit na ano, yung mga totoong abogado lang. Tapos ang haba ng listahan niya. Pero nandito siya, hindi ini-ignore niya yung dalawang abogado na nandito. Kakaloka kayo. Parang hindi kami real lawyers. Che, grabe kayo. Mga ano ba, may mga nagpapanggap ba na DDS dito, pumupunta lang dito para mang-asal, pero tatanga-tanga lang yung mga pang-aasal nila. Siraan ni Senator Hontivero si Pastor para sabay mawala ang SMNI na naging avenue ni Tatay Digong at VP Sara mapalapit sa sambayanan. Sabi ni Junere, napansin ko last hearing ni Lisa, wala ng maskara, napahiya na yata. Nabubuking dahan-dahan ng script niya. Mula nang didepensahan si Sara na wala na ang tiwala ko, sabi ni Cuenca, kay BBM at yung karambola nang nawala si Atty. Pix, nasisikil ang boses ng bayan. Mas okay pa nga sa akin sila, Atty. Pix, sabi ni Guerrero. Oy, salamat. Late na tong sagot na to. Sabi ni Obet, 6 na taon or more pa tayong mga nabudol kung walang kikilos. Ganon ang Pinoy, lugmok na bago magising. Sabi ni Christopher Yu, Risa is a total, rhymes with witch. She's so waste of time, nakakaumay. Her voice is so plastic. Sabi ni Gaming, di kaya mga property ni Pastor ang gusto nila. I'm sure isa bahagi din yun. Pero I think the main reason talaga is his influence. Sabi ni Heartless, nung panahon ni PRD, hindi ako nanghihinayang mag-file ng tax. Ngayon, ang sakit-sakit sa dibdib. Ay. Yan, sabi ni Liam, Uni Team is just a construct, only created during the 2022 elections to unite North and South. Sabi ni Noel, Uni Team wala, Uni Thieves meron. Hindi ko pa po napapanood yung part 2 ng Dune. Pero binasa ko yung mga libro. So, I still have to see. Sabi ni BJ, paano, ano mangyayari pag hindi pabor kay Robin? Tuloy ang content. Oo. The order will stand. Kasi ang hinahabol ni Senator Robin ay ma-overturn. Sabi ni Ma'am Maria, it will never happen na lalapit ang mga tao kay Montiveros. Mga tao ngayon kakampi na si Pastor. God bless. Sabi ni Javaris, ang gulo ng programa at polisiya ng admin na ito, walang long-term na plano, lalo na sa agrikultura. Ang hindi natin dapat nakakalimutan ito, hindi natin hinihingi yung hustisya para kay Pastor Tibuloy dahil nakatulong siya. Although, ang laki talaga ng tulong niya. Para sa akin, simple lang. Kung guilty siya, bakit natatakot kayong iharap muna sa hukuman, kailangan siraan pa muna sa Senado. Kailangan gumamit pa ng plataforma ng Senado para siraan siya. Parang message ito sa judiciary, ito ha, ganito na yung tingin namin dito sa taong to. Huwag nyo nang palulusutin yan. Parang ganun Now, naitiwala naman ako sa judiciary. Naitiwala ako sa Korte Suprema. Pero minsan, nagkakamali din sila. So, ang worry ko lang is, kahit paano, nakaka-apekto ito sa mga sa mga hurado natin. Sana tigil-tigilan na nila. Sabi ni Christopher, sana si PBBM ang tourism secretary, napakasarap ng buhay.
kumakain sa mga Michelin star restaurants at five-star hotels. Sabi ni Christopher, never trust JVs, the bad one. I think may negative effect talaga kay Senator JV to. Eh, may mga nakakaaway na nga siya sa social media. Di ako sumasali doon kasi kilala ko naman si Senator JV, but I'm really worried about his career now. Sabi ni Mel, basta ang wish ko hindi aabot sa next zone na si BBM, nawa ay mangyari. Parang balak pa yata i-freeze ang assets ni Pastor, sabi ni Ma'am John. Yung iba po, nagawa na po. So ang tingin ko, yung mga para sa local cases. Pero anong basis? Kung personal po yung kaso, wala pong dahilan para i-freeze yung assets niya. So kailangan merong mga kaso na that pertain dun sa ano, na relevant o germane to money laundering. Sabi ni Greg, to be fair with the Marcoses, buo pa rin ang Solid North, not because of BBM. Eh, Senator Amy Marcos po ang dahilan kung bakit malakas pa rin. Kung di titino si BBM, baka tuloy ang magkawatak-watak ang Solid North. Kopyang-kopya daw po ni BBM si Lolo Biden, lahat ng, sabi ni Dina, lahat ng against sa gobyerno, either shut down account or see you in court. O nga eh. Why does the DOJ want to transfer the case from Davao to Manila? Ang claim ng DOJ is that hindi magiging fair yung mga local prosecutors sa Davao dahil malakas ang influence ni Pastor doon. Sabi ni ni Janine, listening while working in Dubai. Salamat daw sa walang humpay na pagpapaliwanag. Sabi ni Stormy, kung kayo ang judge, may tiwala ako. Pero kung appointed na judge ni PBBM, wala akong tiwala. May mga na-appoint na siya. Ano, tignan natin. Di lang yun. Hindi lang po yan ang titignan ninyo. Paano kung mga kaklase pa ni you know who? Remember, nag-Ateneo Law School yun. Oh, di ba? What if mga kaklase din ni the other you know who? Huh? UP Law naman yun. O paano yun? Although kumbaga older na. So kung yung mga classmates niya siguro baka nasa Court of Appeals na. Sabi ni Goldie, baka nauubos na pera ng PCSO kaya target na nila yung assets ni Pastor. Ay hala. Sabi ni Papa Rod, good evening. Ask ko lang po yung sabi ng court na mali ang paggamit ng pera ni Lisa sa pera ng Philip PhilHealth. Saan pong court sinabi yan? Take note po, hindi ko sinasabi yan. Hindi ko inaakusahan si Senator Risa niyan. So, kailangan hanapin niyo. Wala po ako nahahanap na kaso na hukuman na nagsabing ganun. Sabi ni Ma'am Dina, nakakawalang gana dyan sa pinasayang pagsuporta ko kay BBM. Kung hindi kay Inday Sara, di ko siya binoto. Yung kay Senator Risa, meron siyang mga issues, pero hindi po yon nagbunga ng kaso. Napaghahalataan daw ang DOJ, sabi ni Pobre, na gusto talaga nilang makonvict si Pastor. Oo nga eh. No, sort out na ako. Malapit na ba tayo? Ha? Malapit na? 15 minutes. Ah, mahaba-haba pa pala ito. Okay. So, magandang gabi kay Ma'am Emily. Sabi niya, ang paslupang ambisyosa kung ang mag-handle sa kaso ni Kibuloy, yung best na estudyante ni De Lima, aw, makuyawan na ang talal. Tama ba yung pronunciation ko? Kay ganda manood ng legislation sa Singapore, very transparent. At konting mali, terminate agad. Hala. Well, bigyan naman natin ng chance na si Inday Sara ang maging presidente. I have faith. Sabi ni Bang Bicolana, mga kasutil, like-like po tayo pati sa mga bashers. Like-like din kayo.
aba, nakikinoon na nga lang kayo eh, di pa kayo nakalike. O nga naman. Nandiyan ba si Ahmed? Parang hindi ko nakita. Sino yung binabati nito na nandito ba si Ahmed? Sabi ni June, ano po ba ang kasalanan na nagawa ni Pastor kay BBM at Lisa? Sobra nilang ginigipit. Ay, I assure you sir, hindi kailangan may kasalanan para ano, para gipitin kayo. Promise. Sabi ni Ma'am Nora's channel, sa nang punta mo attorney sa ano, sa Liwasang Bonifacio. Sabi ni Christopher, true servant must have dignity. Kapal na talaga ang Kongreso. Gara pala. Sabi ni Ma'am Marilu, subscribe muna guys bago malimutan. O nga naman. Sabi ni Ma'am Suzette, it's good to hear from you that we can still trust the law system in our country. I'm a victim of harassment sa politician namin sa Camiguin Island. Ay hala. Hala. Pero alam nyo, ako nga hinaharas ako ng call eh, pero hindi po lahat ng harassment merits a case. Pero when it's conducted by somebody who's already powerful, ako ay suggest na talagang kasuhan pagka ganon. Sabi ni Mel, dapat magre-resign na si dahil walang direksyon ng kanyang administrasyon. Sabi ni Ma'am Nora, what? See you po. Share, guys. Magla-live ba ako sa Pugad Vloggers? Ngayon, hindi naman po ako ngayon. At hindi naman po ako regular. Sabi ni Kitty, yun nga po, bakit mag-hearing pa sa Senate kung may kaso na si Pastol sa hukuman? Hindi pa po sa hukuman sa DOJ. Dapat bubuksan pa ni DOJ second kaso ni Pastol. Sunod-sunod na naman anong motive. Sabi ni George Gonzalez, nagtitina ng hair while watching. Ang cute naman. Tinanggal ko na ang hair na red at tinira ko na lang ay green. Wow! Talaga. Kung walang tiwala ang DOJ sa judges ng Davao, the prosecutors po ng Davao, well, at saka judges na rin, parang inamin na ng DOJ na biased sila. Oo nga eh. People power na, sabi ni Castlate Sim. Nung panahon ni ERAP, impeachment kaagad. Ito ngayon, mas grabe ang ginawa nila. Sobra na kayo, kaayo, panluloko ng nila ang goga. Parang candy na walang pake ang admin na ito. Outfit check, hello. Hindi siyempre puti na polo kayo naman. Oh. Sabi ni Javaris, threaten sila sa ingay ng SMNI yung followers nila at Internet Week Siluminos kasi yung boses natin palawak ng palawak na baldog talaga ang palakad ng admin na to. Nation building dapat ni personal. Oh my. May nakausap nga ako recently na relative ni Pangulo. Tapos nagpinatanong pa talaga dun sa mutual friend namin. Tanong mo nga kay Trixie, bakit siya umalis? Kahit sila hindi nila alam. Nakakaloka. Sabi ni Junior Santos, dito sa UP Diliman, nung time ni FPRD, panayang rally ng mga estudyante. Ngayon tahimik ang mga tao dito, pati mga tibak sa admin ni BBM. I think they're just confused. Pero hindi ah, meron mga grupo pa rin, kaya lang you're right, hindi ganun kadami. Kasi traditionally, ang UP, anti-establishment yan eh, anti-admin.
Sabi ni Ma'am Marilu, mas lalong lalawak pag na-share natin itong line na Trinity Things. Ang galing, gagaling ng mga ano ko, mga moderators ko dito. Sabi ni Dantes, si babaeng ahas ang dahilan kung bakit nawalan ng direksyon ng admin yan. Kailangan ba may gender? Kailangan pa gender specific tayo? Di ba pwedeng ahas lang? Hi, thank you kay Ma'am Rose. Nagkaroon din daw ng issue sa pulveron sa White House ni Biden. Ay, may ganon. Sabi ni Ma'am Lisa sa Salvador, masyado sila kung mambuli halatang mga insecure. Sabi ni Felix Berto, ginigipit nila si Pastor dahil kay Sara naghahanda na sila sa 2028. Ang hindi ko maintindihan, itong parang hindi sila nahihiya magpakita ng dahas, ng oppression. Eh, nagmumukha silang overdog. Eh, di ba, the Filipino loves an underdog. So, bakit ganito sila magpakita? Parang hindi tugma. Parang, ano pa po ang meron? May sikreto ba kayo? Sure ba kayo na mananalo kayo sa susunod na eleksyon? Meron ba kayong alam? Meron na ba kayong nilapag? Ano bang nangyayari? Bakit parang napaka-secure nila na halos hindi nila, wala na silang pakialam kung anong iniisip ng mga tao. Hi, thank you kay Aim. Sabi ni Will, SMNI lang ang tumulong kay BBM nung eleksyon. Pero ngayon pinapasara niya SMNI at gusto pang ipakulong si PACQ na budol ng mga Marcos sa taong bayan. Amen. Sabi ni Ma'am Anita, maganda nga nabisto agad yung mga binayaran ng na vlogger na si Paul. Really? Kampas Lupa says, maniwala na talaga ako attorney na nabayaran ng CPP, NPA, MDF para sirain ng mga Duterte kasi tahimik sa admin na to, maingay sa Duterte. Oo nga eh. Kaya nga, nalungkot ako na parang back in their arms yung mga, no, yung makabayan laki, eh, back in the good graces ni Speaker. Sabi ni Ma'am Joan, social na po ang UP kasi sa Robinson's Manila, daming elitist ng UP kumakain sa mga sosy na resto. Eh, hindi ko kasi alam ang habits ng mga UP Manila, diliman po ako. Sabi ni Roxanne, magpapakonsert na naman daw po yata ang bagong Pilipinas. O nga, nasan tayo dumaan? Ayan. Time of PRD, sabi ni Arlan, I always watch the news. Kasi alam mong may direksyon ng pamunuan. But now, hindi na ako nanonood, sa'yo na lang. Uy, salamat. Sabi ni Stormy, bakit sabi ni Miss Enlile ang admin ng underdog? Because she doesn't know any better. Sabi ni Ghost, anong masasabi mo? Pwede ba? Huwag namang ganun yung mga tanong nakakasawi. At saka, sinagot na po namin yun. 2 years na po, puro hearing parang naatupag ng mga nasa government. O, buti sana kung may nangyayari. Sabi ni Tins, yun po ang ramdam ko, attorney, yung komportable sa kabila ng kaguluhan sa ating bansa. Sila, oo. Sabi ni Ma'am Beth, dito na uli ako manood sa iyo. Nanood ako ng rally sa SMNI, nakita ko live ka. Ay, doon din naman po ako papunta. So, nood na uli kayo ng SMNI pag natapos tong live na to, ha? Sabi ni John, mula nang maupo yung presidente na yan, wow. Wala nang ibang ginawa kundi lumabas ng bansa. Nakakamagkano na ba? Nasaan tayo? Ah, okay. Alam ko na. May sabi ni Chad, totoo po, ginawa na po namin kayong parang evening news and editorial namin. Salamat po for sharing and building our community. Alam nyo, sabi ni Jude kasi, di na daw sila nanonood ng karambola, parang wala na daw buhay. Alam mo, namimiss ko din sila. And sinasabi naman nila sa akin, namimiss nila ako.
parang pinapalipas na lang nila yung panahon. Well, alam nyo, di ba, wala namang nagsasabi na permanente ang mga ganitong sitwasyon. Nagtiwala lang tayo na ang lahat ng ito ay mariresolba ng maayos. Sabi ni Amado, mukhang matindi ang kasunduan ng admin na ito at CPP-NPA-NDF. Pwede ba tawagin na lang natin silang United Front? Yun po ang ano, nickname nila. Dahil hindi na sinaalang-alang ni Marcos ang tulong na naibigay ng SMNI sa kanya nung election. Alam mo, nalungkot din ako doon. Sa Pilipino kasi, malaking value ang binibigay natin sa utang na loob. Hindi natin kinakagat yung mga taong tumulong sa atin. At lalong-lalo na siyempre sa politika, parang it doesn't make sense. Yun nga yung pinagtataka ko. Ano ba ang alam nila? Bakit ganun ka-arrogante ang paggamit ng power? Bakit ano sila? Parang hindi, wala silang takot sa boses ng taong bayan. Wala silang takot dun sa posibleng maging boto ng taong bayan. Ano ba ang hawak nila? Huwag nyo sabihin COMELEC kasi medyo obvious na yun. Sabi ni Gaming, what if magkaroon ulit ng smart magic sa next election? Possibly kaya yun. Ganito yun eh. Para sa akin, yung mga clues are ganun, they're so confident to the point of arrogance na they don't care about public opinion anymore. Eh, kung politiko ka, importante ang public opinion kasi syempre may susunod na election. Parati kang naghahanda para sa susunod na eleksyon. Kahit ang Pangulo, hindi siya man humaharap sa eleksyon, eh kailangan yung mga tao niya ang manalo sa Senado at sa Kongreso at yung mga mayors ay hawak din nila. So, bakit ganun sila ka-confident? Para sa akin, well, ibig sabihin, may advantage sila. Thank you kay Ma'am Eden. Sabi ni Ken, sa CP nanonood sa akin, pero sa laptop, SMNI. Mamaya isa na lang papanoorin mo. Sabi ni Chet, ibang tao po na pressure sa idea ng utang na loob. Pero sa Pilipino, kasi gratitude po yun. Pag-aalala sa mga tumulong sa atin na walang wala tayo, sinayang ni BBM. Oo nga eh. Nagpalabas ng press release si Senator JV na binabawi niya yung pagpirma niya opposing the arrest of Pastor Piboloy sa Senate. Dapat daw magpaliwanag sa Senado si Pastor to clear his name. Why? To clear his name. May venue para dyan. Ang tanong venue niyan ay mga ang hukuman. Bakit kasi binigyan ng venue in the first place? Para sa akin, what a trap, di ba? Kayo po yung nagdala ng mga witnesses, nagpasok ng mga nagre-reklamo tungkol sa kanya, tapos biglang nagkaroon siya ng obligasyon para pumunta. Eh kayo nga dyan yung nagpasimuno ng paninira pagkatapos may burden siya bigla to explain himself. And, oh, by the way, innocence is presumed. Hindi po pinapresume yung guilt ni Pastor. Kailangan patunayan pa rin yan at ang larangan ng pagpapatunay niyan ay doon sa hukuman. Hindi po hukuman ng Senado. So bakit siya magpapaliwanag doon? Yun nga lang ang kinaiinisan ko. Kung tunay ang mga paratang sa kanya, I'm sure kampante kayo, kayong mga nasa Senado, kayong mga nasa DOJ, na mapapatunayan ninyo ang kaso ninyo, na maipapanalo nyo yan. At kung ganun, malinis at maayos naman ang pagdidinig dito, eh tatanggapin yan ng taong bayan. Ang problema, dinadamahan nyo na eh. May kinakargahan nyo na ngayon pa lang. Kayo ba ay nag-worry kung ano magiging hatol? Kaya kailangan manira ng manira ngayon para makargahan yung kaso? Sobra yun eh. Alam nyo, I have been there na parating ikaw pinaghihinalaan, ikaw ang ano. That's an awful thing to do. Invited ka ba sa laban kasama ang bayan prayer rally? Dito na ba tayo? Bababa na tayo.
Ah, di ba? Okay. Mamaya, manood ka. Sabi ni Isabelo, maybe PBBM is not attuned with the situation kasi kaya stubborn siya. Kaya, trabaho kasi yan ng PCO eh. Ang PCO, hindi lang po yan naglalabas ng impormasyon. Nagbibigay din yan sa pati sa presidente. So, halimbawa noon, ang ginagawa namin, ako particularly, minsan inaambush ko pa siya sa cabinet meeting, Mr. President, kailangan pong sagutin natin yung ganito. I can do the briefing, but I need your input on this. Ganyan. So, malalaman niya na ito yung pinag-uusapan. Tapos, minsan, aabisuhin niya kung sasagutin, kung hindi. Pero, most of the time, ako yung nagsasabi na, Mr. President, I think that we should answer this. Or, Mr. President, I think we should answer this, but answer this like this. So, trabaho po yan ng PCO. Nabigyan din siya ng impormasyon kung anong usapan dyan sa labas, kung ano yung takbo ng public opinion. Ay, kay Ma'am John, mahilig sila sumigaw ng extrajudicial. Eh, ano tong ginagawa ni Lisa? Di ba extrajudicial din yan? O nga naman. Ito magandang sabi ni Ma'am Melinda. Wala daw ka-remorse-remorse ang kasinungalingan nila. Pag-abuso ng power nila sa mga tao, sino kaya mag-i-invest dito kung maraming magnanakaw? Thank you, kay Anne. Ulit. Confident ang admin Marcos dahil kay Uncle Sam. Oh, but I think that confidence is misplaced. Sabi ni Patatotini, overconfidence at insensitive dahil nandyan ang mga Amerikano, bunga ng dagdag EDCA. Kaya nakapagsabi si Tunying na parang para magtagumpay ang coup, dapat kampi sa mga pasimuno ang US. That's not true. Alam mo si Katunin, inobserbahan niya kasi yung mga movements ng panahon ni GMA. And during that time, totoo yun. Ang problema is, in 2016, na-elect si Presidente Duterte. And na-elect siya, hindi siya yung kinampihan ng mga kano, ah. Iba kausap ng mga kano. At doon ako namangha. Kasi the game changer yun. Kasi kahit yung mga Amerikano, nung na-realize nila na yung mga binaback up nilang mga manok nila, eh malayo masyado dito sa kay Digong. Ayan na po. Nakita na natin. Na they tried to play nice with him later on, pero too late na. Sabi ni Ma'am Jo, nabulyawan daw si BBM ng wife kasi nag-training pa daw siya bago sumabak sa interview. I think, trabaho din naman kasi ng PCO kausapin yung host kung ano yung patakbo ng interview. At dapat alam din nila na hostile yun. Alam nyo dati, pinoprotekta namin ng Pangulo from interviews like this. Pwede naman silang humindi. Eh, yung tama kayo, medyo overconfident na yata. Sabi ni Boyong, if the revelation of Attorney Glenn Chong is true that PBBM won because of Smartmatic, then it's just right that PBBM doesn't look up to utang na loob. May point ka naman dyan. Although I think ang sinasabi naman ni Attorney Glenn was that hindi he would have still won. I think, ah, yun ang pagkakaintindi ko, pero not by that much. We're here na. Okay, sige po. So, andito na po ako. We'll see you in a little while. Makikiano lang po ako. Makikigulo lang po ako dito sa liwasan. Maraming salamat sa lahat ng sumabaybay sa atin ngayon. Baka mag-live pa ako dito sa ano, dito sa pinuntahan ko. Oh, manood na po kayo sa SMNI. Nandito na po kami. Maraming salamat. We'll see you soon. Dito na. Uy, nood kayo sa SMNI, ha? Thank you kay Ma'am Suzette.
Sabi din ni Sas, para maging success ang EDSA, dapat kakampi nila ang Amerika. Diyan lang po kami nagkakaiba ng opinion ni Sas. Okay, thank you. Thank you, everybody. See you in a little bit. Balik na sa SMNI. Thank you.